good morning mga kabrother. Nandito na naman tayo sa Membarangay. Nakabisita na naman tayo dito sa Bagong Bayan at magkakabit. Kaya tayo napasyal dito dahil magkakabit tayo ng fog light. Fog light, anchor light. So kakabitan natin dito dahil medyo mahirap kapag gabi na minsan lumakas yung hangin, nagpupugada, subasko. Mahirap mag-ano ng pamundo pag walang ilaw. So kaya kakabitan natin dito ng fog light. Sa motorcycle ito eh, kaya fog light yung tawag nila, pero yung iba naman floodlight din. So yan, minodify na natin, nilagyan na natin ng wooden bracket. Tapos nilagyan natin silicone kasi so hindi siya waterproof, kaya may mga posibilidad na gap na pwedeng pasukin ng tubig, kaya nilagyan natin ng silicone. Pati yung mga bracket niya na yan, mild steel lang, kaya nilagyan din natin ng silicone para hindi kaagad kalawangin. Ayan yung pantalan dito sa amin. Hindi pa tapos yan, kaya may tarpaulin pa dyan. Hindi pa totally finish yung pantalan dito. Meron dyan, be. So, ayan. Kalmadang kalmada. Bukas daw eh, dadayo sila, Brother Mark. Kaya lang, hindi tayo nakabili ng trapal. Doon ako galing ako sa bayan eh. Naghanap ako ng tarpaulin. Kasi itong tarpaulin yan, kukunin na ng may-ari. Pero hindi tayo nakabili dahil Linggo ngayon. Sarado yung hardware. So, baka tutuloy ba kayo doon bukas daw? Kung walang trapal. Kaya lang. Sobrang init yata. So, baka Martes. Mag-ano ako bukas. Bibili ako ng tarpaulin. Bago Martes sila dadayo. So, ito yung mga dala natin ngayon. Ikakabit natin to. Tapos, yan. Radyo. Kasi masyadong boring sa laot pag walang walang sounds. So, tara. Ikabit na natin. So ayan na mga kabrother, nakabit na natin yung parang eye na yan. Yan yung ating mast light, palo, anchor light. So meron na tayo dito ang pag yung pondero nandito. Ay, sorry be. So ayan. So double LED siya, tapos tingin ko okay na yung linaw niya, brightness. Tapos ito yung wire niya dito, tatali lang natin sa palo, pababa. Tapos magdi-drill lang tayo dito, lalagyan natin ng glands. Kalusot dito sa lalagyan natin ng glands para hindi pumasok yung tubig kung tumama yung alon. So hindi pa natin na-modify yung ating kamarote, sobrang liit pa ng loob niya. Pero itatagos na muna natin, lalagyan natin ng switch yung anchor light natin. So ayan mga kabrother, nakabitan na natin ng glands. Itong wire nandito, itatali na lang natin yan dito sa palo, kaya bilan natin ng yung cable holder na pwede nating ilagay dito sa palo. Tapos yan, nalagyan na natin ng glands, stainless na glands, para ito kasi sarado ito dito sa ilalim eh. So para hindi pasukin ng tubig, kasi sumasampa minsan yung alon dito para hindi pumasok doon sa kamarote. So nalagyan natin ng glands, tapos naikabit na natin dito. Nalagyan na rin natin ng switch on off dyan. So titingnan natin kung gagana. Titingnan natin doon sa baw, sa pruwa, kung gagana yung ilaw. Be, i-on mo dito, be. Dito ka, be. Papa-on natin. Sabi ko, pindot, be. Pindutin mo, be, ha. So, ayan yung ilaw. Sige, be. Pakipindot, be. Ayun. Umilaw na. Paki-off, be. Yun. Okay. Ayos.
So gumagana naman yung nilagay nating switch mga idol, no. So bali ito temporary lang yung ano natin dito sa galing panel. Panel lang, hindi tayo nagano sa battery kasi wala pang nasa bahay yung battery. So bali okay naman yung ano natin. Yung ginawa natin. So nilagay natin dito sa ilalim yung switch para hindi basta-basta mabasa ng ano dagat. Kasi medyo tipid pa yung kamarote, dapat ito hanggang dito eh. Pero ang liit nyo, halos isandang ka lang yung lapad. So yun, success yung ating ginawa ang anchorlight mga kabrother, no? Medyo umangin-angin na dito, maalon-alon na dito sa kung saan tayo nakapundo. Ito yung bangka na bilhin natin dito tayo sa Pantalan. Ayan yung amihan, umiihip-ihip pa rin pero hindi na siya kasing lakas talaga ng ano, mga buwan ng December, January, April na kasi ngayon. Kaya minsan madalas kalmada sa umaga, sa tanghali lumalakas. Pero mamayang hapon, bababa ulit yung hangin, baga hihina ulit. Tapos itong mga bangka dito, yan yung umibiyahe papuntang Ridbang. So hindi pa sila makaano ngayon, iba nagpaplano pa lang. So yun lang muna ang ating may i-share na video sa ating mga viewers ngayon mga kabrother, no. At bali sa mga gusto maglagay niyan sa kanilang bangka para pinaka safety at saka pag nag-travel pa uwi ng gabi, pag malapit ka na dyan sa mababaw katulad dito sa amin. Yung area dito sa pinapasukan ng bangka eh sobrang late lang, hindi pwedeng magsalubungan yung dalawang bangka kasi barrier, reef barrier magkabilaan, isang bangka lang pwedeng magkasya doon. Kapag may papasok, kailangan mo muna hintayin makapasok bago ka lalabas. So paggabi, importante na may ganyan para makita kung pindaanan. So kahit may parola, at least makikita mo yung barrier kasi ang lapit sa katig doon. Pag pumapasok kami, kita lang sa ano, sa katig. Sa mga gustong maglagay niyan, murang-mura lang 'yan. Tawag 'yan fog light sa motorcycle. So pares 'yan. Isa 85 piso sa Lazada. So kung order ako ng dalawa, tapos yung isa nandoon pa sa ano, sa bahay, hindi pa alam kung saan gagamitin. Fog light siya, pero pwede rin siyang gamiting flat light, anchor light. Basta lalagyan lang ng silicone yung kanyang gap kasi mayroon siyang ano eh, splash proof siya. Mayroon siyang maliit na gap doon sa may lente niya, sa may lens. So i-open lang 'yon, sabay pag may gap na maliit, luluwagan lang yung tornilyo, sabay pasakan ng ano kasi wala siyang gasket. So, papasakan lang ng silicone sabay higpitan. So may ma-squeeze yung ano yung silicone noon. Masisealed na yung ano niya. Yun lang naman sa may linti yung open eh. Parang pinaka ano, hindi naman siya open talaga, pero may gap siya na konti. Tapos mismong clear na lens niya. Sa gilid nun may maliit na gap. Tapos mas okay siyang lagyan ng silicone kahit splash proof na siya kasi pag heavy rain, sobrang lakas ng ulan, baka mag-moist, pasukin ng tubig, masira din yung LED. So kaya ang ginawa natin dito, kinover natin siya ng silicone sealant pati yung mga may steel. So ganyan lang yung system mga kabrother, no? Yung pinaka basic nya lang, yung direct lang daw negative positive wire. Bubutas ka lang ng ano sa kamarote, pero kailangan may glance para hindi pumasok yung dagat pag maalon. Tapos switch negative positive direct sa battery. Pero mas maganda kung mayroon tayong solar controller para may ano, may fuse kasi yun, safety features yung solar controller. Pero itong ganitong ano ginawa natin ay temporary pa lang. Kakabitan natin yan ng controller pag may kamarote na kasi steady na yung battery. Murang-mura lang siya, bali 250 lang yung bili ko sa dalawa. Tsaka kailangan talaga yun sa laot para once na nalastra gabi, mayroong emergency light para
dito sa maghahatak ng pundok, hindi mahirap. So hanggang dito lang muna mga kabrother, maraming salamat sa panonood at sa susunod, hanggang sa susunod na video natin.